into network marketing. Gusto niyo maintindihan? Gusto niyo malingay? Yes! First step, learn the business as a. Ulitin ko, first step is learn the business as soon as possible. Kung bago pang join, narinig ako ng bago ng join, huwag ka muna mag-invite. Huwag mo madaliin. Pero bilisan mo yung pag-aaral mo sa negosyo to para mas mapabilis mo magpalaki yung negosyo nyo. Yung iba nagmamadali magpalaki, wala pang alam. Lalong tumatagal tuloy yung pag-negosyo nyo. Lagyan mo ng schedule. Ano yung lagyan mo ng schedule? Lagyan mo ng schedule ng learning stages mo. Bilisan mo mag-aral. Para pag napag-aralan mo na siya, na-master mo na siya, bibilisan mo na lang yung kilos mo. Make sense? Yes. Maraming taong nagmamadali kumita, nakakalimutan yung learning, nakakalimutan yung pag-gain ng knowledge, lalo tuloy pumabagal. Yaway ng sample. May imbita, merong prospect. May prospect. Kung re-recruitin na eh. Tama ba? Eh, di marunong mag-recruit. Apply, paano ko ba mag-recruit? Bibilang na ngayon ang kung kailan mag-re-reply yung apply mo. Inabot ng 3 days. Bago mo recruit eh. Naunahan ka na ng iba. Pero kung minaster mo na yan, present, bigyan kayo ng mga sample, no? Learn the business as a. Ano yung mga dapat nyo matutunan? Pag nag-join kayo, unang-unang aaralin nyo yung industry ang pinasok nyo. Ulitin ko, pag nag-join kayo, pag nag-join ang pag-join nyo, kung kayo'y luma na, nakalimutan nyo na, balik, back to basic. Kalimutan nyo lahat ng knowledge nyo, kahit kung in 1 year ka na member, wala kang result, kalimutan mo lahat ng nalaman mo, baka minsan sa sobrang madaming alam, yan din yung nagpapabagal sa'yo. Back to basic, burahin mo lahat. Erase, tapon. Ano mo nang gawin? Master, aralin mo yung industry ang pinasok nyo. Ano yung industry ang pinasok nyo? Network marketing. Ano yung industry ang pinasok nyo? Networking. This is network marketing. On multi-level marketing. Baka mamaya, hindi ka kumpiyansa sa negosyo mo, pero promote ka ng promote na maganda yung network marketing. Alamin mo muna, kumuha ka man ng ebidensya. Bakit mo ito kakaralin? Baka mamaya, hindi ka rin sigurado sa kakaralin mo. Subok lang, baka malay mo, tumama. Huwag mo subukang tumama. Dapat alamin mo paano ba tumama sa negosyo ko. Nagigetso po? Yes. Meron, pwede mong gawin, tagalan yung pag-aaral. Pwede mo rin bilisan yung pag-aaral. Depende na sa iyo yan. Hawak mo yung sasakyan. Ikaw yung driver. Ikaw yung pipiga ng sa linya doon. Bahala ka kung ano takbo mo. 60, 80, 100, 120. Para mas mabilis yung takbo mo, makarating ka doon. Nasa sa inyo po yun. Make sense? Yes. Marami sa atin na nakakalimutan yung learn the business as a. Sino dito yung member na ng 3 months pababa? 3 months ka pala, 2 months ka pala, 1 month ka pala, taas ang kamay. Okay. Marami na. So mga nagtaas ng kamay, pwede po, kaya nyo bang bukas pag in-schedule kayo, magpe-present na kayo ng OPP. See? Nagigets mo ba? May narinigay na reaction, ay? Tama ba? Iba yung reaction. Now, sabi nyo, gusto nyo yung result na nakuha namin. Tinanong ako ng isang downline ko. Chris, magkano na kinita mo? In-straight ko. Binaliw ko na kagad. Binuhang ko na. Sabi ko, ito yung account ko total. Nakikita ko, 80 million. Apply, gusto ko rin maging ganyan. Gusto ko rin kang maging katulad mo. Sabi ko sa kanya, in less than 24 hours, marunong na ako mag-present. Sabi nyo kanina, 3 months na kayo. Hindi ba? Simple po. Napakasimple po. Nagigets mo? Sabi ng iba, nakakatakot naman, at least mag-present. Tama po? Oh, alam nyo na po yung consequence na nakakatakot. Dilabanin nyo, ganun lang naman yung kuya niya. Ang mahirap, nakikipag-deal pa kayo dun sa peer nyo. Nakikipag-deal pa kayo dun sa mga, di ba? Natakot ako eh, bukas na lang. Tama po ba? Huwag ka na makipag-deal. Ano ang deal mo? Pe-present ako siya. Wala akong pakialam kung i-reject niya ako o hindi. Present! Tama po ba? Pe-present lang kita. Ayoko, okay lang. Pe-present lang kita. Eh, yung nakikinig na ngayon, huwag ka makinig. Pe-present lang kita. Nagigets po ba? Karabi mo yung deal na gano'n. Ang point is, expect mo, re-reject mo ako, hindi okay lang, tanggap ko na nga yun eh. O, pre-present na lang kita. Ayoko man, okay na lang.
hindi ako makikinig, okay lang. May present lang naman kita, magawa ko lang itong negosyo na ito. Nagigets po? Okay ha, ulitin ko, learn the business as soon as possible. Tatandaan niyo po ha, after mo siyang matutunan, kailangan mo siyang masterin. So marami kang dapat aralin. Network marketing, company profile, product ng products ng AIM Global, tawag dito, marketing plan ng AIM Global. Sabi ng iba, gano'ng katagal yan, Chris? Depende sa inyo, pero kung tatanungin niyo, in less than 48 hours, kaya nyo aralin yan. Nanonood ka ng TV, tapon mo muna yung panonood mo ng TV, itutok mo sa pag-aaral mo. Nagsisiyosi ka, pasensya po, hindi ko naman pipigilin yung pagsisiyosi nyo. Tama ba? Maano bang ibenta mo muna yung dalawang araw mo sa pagsisiyosi mo, mapag-aralan mo lang yung pagyaman mo. Make sense? Yes. Umiinom ka, naglalasing ka, hindi ko pakikailaman yung bisyo mo. Pero pag usapin pagyaman, maanong i-excuse mo muna yan, mag-aaral muna ako. Ilalakad ko muna. Master the business. Paano mo ma-master yung business nyo? Gusto nyo malaman? Yes. Taas ang may gusto malaman para mag-master ang business. Practice. Walang ibang paraan kundi mag-practice. Practice. Kahit anong aral mo, kung hindi mo pa-practice yan, walang saysay yan. Nagigets? Yes. Para mas maintindihan nyo, sino dito marunong, sino dito hindi marunong mag-bike? Alam nyo po ba yung bisikleta? Yes. Sino dito yung hindi marunong magbisikleta? Taas ang kamay. Ma'am, tuturuan kita magbisikleta in 24 hours. Matututo ka yung lima. In 24 hours, ma'am, tuturo mo yung paraan? Masunding ko po yung gagawin mong paraan. Talaga po? In 24 hours? Matututunan niyo po? Gusto niyo po ba? Magpa-try po tayo? Siyempre, papakilusta mo po. Talagang gagawin mo. Yan. At the end of the day, matututunan mo lang ang isang bagay through experience. Kahit isang tong kitang turuan eh, hindi ka matututo. As long na hindi mo hinawakan yung bike at practicing yung bike. Pag natumba ka sa kaliwa, naiintindihan mo na hindi ko kailangan ilagay dito yung bigat. Kailangan mo siya ma-experience. In network marketing, it's the same, parang bike lang yan. Kailangan mo ma-experience para ma-master mo siya. Nagigets? Yes. Ako, nung ready ka ba sa mga experience na yun? Tama ba? Pinagtanong sa akin, Chris, madali bang umaman? Naka-YouTube na siya, malapit ko na siya upload. Madali bang umaman? Ang sagot ko, yes. Sabi ni ba, ha? Hirap na ako, ha? Sabi ko, madali lang. Sabi ko sa kanya. Bigyan kita ng sample. Sino marunong magluto? As in, dito, hindi marunong magluto. Hindi marunong magluto. Sir, hindi marunong magluto. Marunong ka ba mag-adobo, sir? Hindi. Kung bibigyan kita ng sangkap, kumpleto, sir, panluluto ko sa'yo in 24 hours. Kailangan, maluto mo siya. Panluluto mo, sir? In 24 hours? Kahit wala kang idea kung paano lutuin? Yung adobo? Kahit nandun yung lahat ng sangkap? So, meaning, alam mo na ang unang ilalagay, suka. Susunod mo yung manok. Ilalagay mo yung sibuyas. Ayun, sunod. O, kailangan mo muna siyang aralin talaga. Aralin. Aaralin mo muna siya ano may dapat. Ang ipinagigisa pa sa bawang is suka. Pag nagisa ko na sa suka, ilalagay ko na yung mantika para kumalat. Nagigetsu ko yung punto? Pero bigyan ko sisay ng knowledge. 5 minutes, 10 minutes, then lagay mo lahat. So, yes. Luluto na yun eh. Luluto. Yes. Palagay mo sa unang luto niya, masarap? Hindi. Pangalawang luto? Pwede, nakukuha na. Pangatlo? Masarap. Pangapa? Panglima, isang taong beses niya na ginagawa yung pagluluto na ito ko. Okay, na yun, na-chef na siya. Tama ko ba? Chef na. Nakuloko. Chef. Bago gumaling ka sa isang bagay, kailangan mo siyang gawin ng paulit-ulit. Ilang beses ka nang mag-imbay. Binibilang mo yan. Ilang beses na? 20 na po. O, di alam mo na kung ba't hindi ka pa magaling, kasi nakaka-20 ka pala. Damihan mo pa. Damihan mo pa ng damihan. Hanggang sa makuha mo yung real algorithm mo sa pag-impay.
Nagigets po. Present. Yes. Okay lang yan, hindi ka marunong. Tama ko ba? Ang masakit, may nakakaisalimo ka na, hindi ka marunong. Tama po, ate? Pero imposible yun eh. Tama po? Yung kanta ka, hindi mo kinapisado, pinakinggan mo lang po ulit-ulit eh, na master mo eh. Tama mali? Ano yung point? Kailangan nyo lang po ulit-ulit. Kaso, try mong gawin. Mag-i-invite ka ngayon. Mag-pipresent ka ngayon. Magko-closing, magpa-follow up ka ngayon. Susundan mo to next week. Susundan mo yan next week. Susundan mo yan next week. Gagaling ka hindi? Gagaling. See? Kailangan tuloy-tuloy. Paano Chris, tumitrabaho ako? Diyos ko naman, 24 hours ka ba nagtatrabaho? No. 8 hours, Chris. Oh, 8 hours. Meron ka ba nagtitirahan? May pagod na Chris, yun na po yung papasok yung mga reasons and excuses. Tama ba? Kaya mo magagawin ito para matapos na yung 8 hours mo eh. Mawala na yun. Gets? Gusto mong kumita nang natutulog ka? Trabahin mo siya ngayon. Alam niyo mga brother, mga sister, ang hirap ibigay yung feeling na kumikita ka ng 50,000 to 6,000 per day kahit wala kang effort, kahit wala kang gawin. Nakita niyo po yung mga produkto na kuha niyo? Pag inumpin niyo po lahat yun, kailan nyo pakikitain yun? Tapos pinamigay lang. May gets mo po? Main point. The point is, yung 10,000 nga eh, 15,000, 20,000 per month, hindi ka napagod, araw-araw mo yung tinagawa. Tanong niyo sa akin, ba't hindi ka napagod? Na-master nyo eh. Tama. Immune yung katawan nyo eh. Try nyo immune yung katawan nyo sa isang bagay na hindi nyo ginagawa. Magugulat ka. Para mas maintindihan nyo. Gusto nyo pa mas maintindihan kung bakit mahihirapan kayo sa network marketing? Yes. Gusto nyo mahirapan? Hindi nyo yung nakasanayan. Sino dito yung nagsusot ng pantalon? Nakaranas na magsuot ng pantalon? Sige po, huwag may mahiya. Nasa mamay. Ayan, si ma'am. Ayan, si ma'am. Ma'am, may nagsuot ka ng pantalon. Ano ginagamit? Kanan, kaliwa? Uy, nakalimutan nyo na, no? O, kasi hindi na iniisip, eh, no? Okay, ma'am, ano ginagamit nyo palagi nyo? Kaliwa. Kaliwa na una yung kaliwa. Try nyo bukas. Huwag mo yung mamaya, try mo kanan, ma'am. Ano mangyayari, ma'am? Ha? Ano mangyayari? Mahirap. Bakit mahirap? Magkaiba ba bigat niyan? Yes! Nakasanayan! Kaya madali sa inyo yung pagtatrabaho araw-araw. Yung gumising ng maga, kahit sa wansawa ka na, gagawin mo yan. Kasi yun yung nakasanayan mo. Ngayon, hindi mo nakasanayan yung paano kumita ng 1 million naman. Gagawin mo. Mag-invite, ginagawa mo ba yun araw-araw? Kaya mahirap. Mag-present, ginagawa ba araw-araw yan? Kaya mahirap. Gigit siya po ba? Mag-seminar ng ganito, ginagawa niyo ba yung araw-araw? Yes. Kaya iniinip. Make sense? Pero kami excited. Tama po? Gagabi pa excited na yung group, yung team na to, na makita namin. Habang nagtutok si John Mac, habang nagtutok yung Tito, may nakikita kami iniinip, pero kami excited. Bakit? Because ito yung nakasanayan namin. Pag nakasanayan nyo ito, that's the time nakikita, gagawa yung mundo para ibigay sa inyo yung opinion nyo. Wow. Ang tanong, sanay na ba kayong umama? Gigits po? Yung excitement nyo, hindi pwede yung tuwing sasapapaalalahan ng tayo. Yung excitement nyo, automatic. Bakit kayo excited? Kasi alam nyo eh. Naiyaman kayo, akala nyo ba excited kami kasi kumikita kami ng million na? No. Nung nag-i-start pa kami, kung makapagsalita talaga kami, alam mo, may hawak na kaming milyon. Talagang hindi kami mapakali. Alam mo kami, para kami mga kangkarot. Kasi yung pag-iyo, kasi mga brother, mga sister, kung ang excitement mo, sobrang grabe, ano sasabihin ng paligid mo? Maninibago ba sila sa'yo? Yes. Alam mo, grabe yan, yung kapitbahay mo, namibili mo ka ng ako dyan. Nag-i-global lang yan, nagkaganyan na yan. Mag-i-start sila makonfuse sa inyo. Magkukonfuse. Tapos nakikita nila masaya kayo. Tapos sila, hindi sila masaya. Alam nila sa sarili nila yun eh. Tapos siguro nakikita ka nila, power, power, grabe, grabe. Wala ko pa naman kinikita.
Di mong makapower ka, makagrabe ka. Tama ba? So, umpisa ayaw niya. Eh, hindi ko naman ganyan. Tama ba? Wala kasi ganyan sa amin eh. Tama ba? Try mo yung pagpasok mo sa trabaho, makita mo yung boss mo, power, power, grabe, grabe. Wala. Tama ba? Hindi pwede. Boss ko, 1 million. 2 million. 3 million. 4 million palagpak. Good morning. Ah, wala. Sabi ng boss mo, bakit ang tanong ng higali sa'yo? Nagigets po ba yung mundo natin? Yes. Point is, kailangan makasanayan nyo yung mga bagay na hindi nyo nakakasanayan. Yung pagsiseminar, dapat kasabihan nyo yan. Marami tayo dito yung General Assembly. Para may idea kayo, it's a monthly. Marami kayo makikilala. Yes. Kasi tayo dito. Si Doken, actually, mapunta po sana. Next ko na, huwag na tumuloy kasi yung oras, hindi na rin siya ako. Sayang. Tama ba? Pero pang nangako siya na yung susunod, mas maaga siya. Siya na yung unang speaker na. Wow! Yes! Lahat, gusto nyo ba yung tingong lahat ng top earner, ma-experience nyo, makita nyo sila online. Na, Joseph P. Kano, Benaventura, lahat yan. Why? Para ma-experience nyo, para marinig yung mga kwento nila. Kasi yung mga nararanasan nyo, naranasan po namin lahat dyan. Tama ba? Ikukwento na lang na namin sa inyo paano na-overcome. Para gagawin nyo, para ma-overcome nyo din. Tama po? Ang gagawin nyo, susundin nyo lang po. Malwalik po. So, ano yung number one? Learn as ASAP. As soon as possible. Huwag babagal-bagal. As soon as possible. Pangalawa, second step, develop yung personality develop. I-develop mo yung personality mo. Baka mamaya, alam mo nga yung negosyo mo, wala naman na-develop sa'yo mga kaiba. Kung ano ka nun, yung kapatid na yun. Make sense? Yes. Kung ikaw 3 months na, dapat yung kapatid bahay mo, meron na nakita kakaiba sa'yo. Hindi mo kailangan bumili ng sasakyan para magbukang kakaiba ka. Hindi mo kailangan mag-million-million para magbukang kakaiba ka. Kung ang dati ang lakad mo ay parang lugi, paglabas mo ng bahay, parang nireject ka ng 10 beses, umati mo ka lang. Try mo, kinabukasan, yung lakad mo with excitement na. Pumunta ka sa mall, bumili ka ng susi, wala pang susi yan, yung keychain pa lang, sabi mo sa gilid, tama ka? Totoo. Yung mga nabibili ng peking susi, no? Ano mo sabihin mo, ganyan mo. Oo, oh, tama ba? Pagkatawa ng kanila. Pag tinanong ako, bakit? Because pinawa ko yun eh. Pinayo sa akin yun eh. Nilagay ko talaga yung susi. Nung umpisa, may ilang ako. May miss lang yung kanahin. Hindi, props lang. Tama ba? Tama ba? Pinagkatawa ng kanila. Sirako yun mo yun. Abnormal yan, yung mga recorder na yan, abnormal yan. Ang sagot ko naman, talagang abnormal po kami. Because ayaw namin ng normal na buhay. Gising ng maga, pasok sa trabaho, natrabaho na natrabaho, uuwi ng bahay, tutulog, gising ulit ng maga, that's the normal life, alam natin. Gusto nyo ba ng normal na buhay? Gusto ko ng abnormal na buhay. Ano yung abnormal? Magising mo sa maga, bigla mo sasabihin sa pamilya mo, magpalawan niya tayo today. Yun! Magising mo sa maga, uy, ano ka ngayon? Battery pa ko, mag-shopping tayo. Nama, hindi mo gano'n. Makulay ka man ang buhok, imagine mo gano'n, magkukulay, violet. Ay, yung orange, orange na. Tapos wala ka ng pakialam because meron ka, I mean, freedom. Yung normal na gusto mo eh. Yung normal yung nakikita nyo sa mga kapitbahay nyo, yung may pangarap nyo? No. Ano yung pangarap? May darating ang bill ng kuryente? Lahat may problema, init ang ulo? Kung kayo yung mga tao nag-iinit pa yung ulo sa bill, yan pa ba yung gusto nyo sa buhay? Yung tipong mag, oo, oh, ito yung gusto nyo. Pag nandiyan nyo yung bill ng kuryente, ay, asawa ko ganito, pag nandiyan na lahat ng billing namin, total mo na lahat, para isang na lang, hindi na ako nagpupurwisyo. O, mga ganon! Tama ba? O, magkano total lahat ng bills natin? Yung mga dapat kong bayaran, total natin babayaran din, nasa 250. Ah, okay. Sige, pakihan mo na lang, alam mo may password ng account ko, patransfer mo lang sa iyo, assist. Sarap. Ama,
Hindi yung magkano bilang kuryente. Tayo nasa 11,000 to. Ang bira, gamit ka kasi ng gamit. Ang ilaw, ha? Bawasan na yan. Lahat, don't be light na. Ha? Ganun, ha? Yung TV, huwag kayo nanood ng noon. Wala naman kasi yung pinagkabal. Siniset na yung TV na 30 minutes na mamatay. Mati ko gano'n ako. Oh, mamatay na ako. Bukas naman, ha? Bukas naman. Tama ko ba? Yung electric pa, nagsisiksikan. Di ba yung electric pa na gano'n, no? Tama ko ba? Ano yung point? The point is, yung ba yung gusto niyo na buhay? Yung ba yung ipagpapalit mo dahil sa rejection? Buksan mo yung aircon mo. Tama mo ba? Dalawang aircon. Mainit pa rin. Tama mo ba? Buksan mo yung pakisasala mo. Para malamigan. Kasi mainit eh. Tama ba? Hindi yung may... Oh, ano? Pwede na ba? Dumamig na. Pakain mo na. Bago mo. Naranasan ko yun ah. Alam niya ng 30 minutes, umalamin na, suportahan na lang ito ng kailangan pa niya. Huwag ka masyado huminga, huminginit. Bakit ko sinasabi, Diyos ko naman kami dati eh. Tama mo ba? Ako po, nakadira po ako sa San Vicente Street, naka-air po kami. Wala rin kami, ano, wala rin kami umpay. Bakit? Jumper kami. Sabi ko lang ko, air po, tama mo ba? Ano po ay, the point is, ayaw ko ng normal na buhay. Huwag mo katakutan yung rejection. Bakit? Because yung mga rejection na mararanasan nyo, kotse ka palit niya. Yes. Yung mga discouragement yung mga discouragement na mararanasan nyo, may ilo na kapalit niya. Yes. Yung mga inindyan kayo, bakasyon na kapalit niya. Wow. Yung lahat ng yung nanginitang ka, naarawang ka, napagod ka, lahat yan, ang kapalit niya, susulitin lahat yan. So, huwag, i-enjoy mo yan. Tama ba? Kasi pag sumakay ka, nagtaon dito, nagpunta ka na ng Universal Studios sa Anaheim, sa pinakamalaki Universal Studio sa Anaheim, sa Amerika, yung sasakay kayo ng mga wild na mga ano? Rides. Talagang pagsakay mo ito, maalala mo lahat ng nag-reject sa'yo eh. It's a joke. Sino lahat? Sasabihin, sana niwala ako. Ikaw, sasama ka ba sa kanila na ganun sasabihin mo? Sana tinuloy-tuloy ko lang. Sana yung hinayaan ko lang yung rejection. Yung sana, wala nangyayari dun eh. Puro pa-atras yun eh. Tama ba? Yung sana ng sana. Huwag mong hayaan, yung pagkakasabi ko nga eh, sa Facebook ko, yung pagkakataon mo yumaman ngayon, huwag mong hayaan mawala. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, may pagkakataon na yumaman. Samantala yun. Last! Oh, ano yung personality development? I-develop mo yung mindset. Malaking factor yung mindset mo sa pagyaman ha. So i-develop niyo po yan. Yung mga maling paniniwala. Alam niyo ba yung mga maling paniniwala? May dumakang pusang itin. Yung mga tipong gano'n, gusto ko ninakutok ko. Iba kayong prospect ko, mahala, si Mario. Dito ko yun. Yung mga maling paniniwala. Example ng network marketing na maling paniniwala. Okay lang na mabagal, basta tuloy-tuloy. Maling paniniwala po yun. Hindi totoo yun. Marami ko narinig na gano'n, tuloy-tuloy lang, kahit mabagal. Walang mangyayari po sa inyo doon. Maliwanag. Action! Bilisan para mabilis yung result. Maliwanag po. Attitude! Develop niyo yung attitude nyo. Kung kayo meron kayong attitude na manyana habit, i-develop niyo yung labanan nyo. Kung meron kayo, alam niyo naman sa katawan nyo kung tamad kayo o hindi. Tama? So labanan nyo po. Wala naman yung malalaban dyan, kundi kayo lang, i-apply nyo, di ba kayo? Kung kayo i-apply nyo, natutulog sa inyo, okay lang yan. Upline para mawala yung tamad ko, pwede ba sa bahay ka muna matulog? Tama ba? Oo. Next, skills. Kailangan i-develop yung skills. Yung skills na wala kayo, dapat alamin, ilagay nyo sa katawan nyo yan. Imagine niyo para kayo isang CPU na yung mga kailangan nyo, install nyo lang. Kayo yung responsible doon. Hindi yung upline nyo. Kayo. Lumaki po ako sa network marketing na wala po ako upline.
Ano yung sabi ko, kailangan matuto ako mag-present. Bakit? Wala akong apply. So, install. Paano mag-present? Install. Install. Tama ba? Yung ini-install mo na presentation, ina-upgrade mo din yan. Baka mamaya natutunan mo, hindi na-applicable, upgrade. Nalwanan po ba? Next! Maraming skills ha. Prospecting, invitation, presentation, closing, sa follow-up. So, yun yung limang skills na dapat yung i-install sa katawan nyo. Pwede nyo hanapin yan sa GMT. Tama po ba? Alam nyo yung GMT, di ba? Pag wala sa GMT, nasa Google lang yan, nasa ano, nasa YouTube. Ano wala ka? So, first step, ano yung first step? First step? Learn the business asa. Number two, develop personality. Personality development. Yung itsura mo ngayon, dapat after 3 days, after 4 days, nadidevelop. Tama ba? Kung may bigote ka, may nagsabi sa'yo, hindi bagay, baka nare-reject ka dyan, nahitin mo, tumutubo naman yan eh. Tama ba?